When we see the Manila Bay 2 years ago, we can see the sunset. But now, how amazing, minsan amazing din, what we see now are sands, no? Ganito ang pangamba ng opisyal ng GSIS kung saan ang kanilang tanggapan ay kasama sa mga gusaling tanaw ang reclamation projects sa Manila Bay. Si Senador Cynthia Villar, chairperson ng Environment Committee, ikinagulat nang malamang pumapasok pala sa Memorandum of Understanding ang Philippine Reclamation Authority o PRA at mga proponent o nagsusulong ng proyekto kahit wala pang sapat na pag-aaral sa implikasyon nito. Maybe there is some defect on that, na parang may naglabi na sila ang may say. Para kay Senador Coco Pimentel, hindi patas ang ganitong sistema. There's an unfairness there, and it's either an unfairness to the proponent or an unfairness to the environment. Sabi pa ni Villar, nasuspindi na ang general manager at chairman of the board ng PRA dahil sa pag-aproba nito sa dalawang overlapping projects sa Bacoor, Cavite. Ganon ka-defective yung PRA. In trouble kayo eh. Alam mo, marami na request sa akin na tanggalin na yung PRA. Pinapasabi na naman ng komite si dating Environmental Management Bureau, Director William Cunyado, na naglabas ng Environmental Compliance Certificate o ECC para sa reclamation projects. Nausisa naman ni Senador Risa Ontiveros kung bakit hinayaan lang ng PRA ang Chinese contractor na magsagawa ng reclamation activities sa Manila Bay kahit pa blacklisted na ito ng Estados Unidos. Hindi po ba tayo concerned na yung Chinese state-owned contractor na gumagawa ng reclamation work sa Manila Bay na yon ay may ties sa Chinese company? They have submitted a clearance from the Coast Guard, from the Marina, and also during that time, Madam Senator, an endorsement from the National Security Council. Habang suspendido ang mga reclamation project sa Manila Bay, nakatutok ang DENR sa environmental compliance review ng mga ongoing at yung mga sisimulan pa lamang na proyekto. At sa impact assessment, sa tulong naman yan ng mga eksperto, may mga pamantayan na rin sakaling makitaan ng problema ang reklamasyon. First, try to avoid the harmful impact. If we cannot avoid, we need to minimize. The final stage is there must be compensatory action in order for the impact to be actually offset against some kind of value in terms of the loss of the ecosystem service. So I'm asking people, especially DNR, I always say to you, di ba? Kayo, huwag kayo mag-promote ng business, mag-promote kayo ng environmental protection. Let DTI promote business, but not the DNR, because you're supposed to protect the environment. Nagkilos protesta rin sa labas ng Senado ang grupong pamalakaya at mga environmental activists para tutulan ang reclamation activities. Hirit nila rehabilitasyon at hindi reklamasyon ang kailangan ng mga karagatan sa bansa. Ara Perez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.